Hello, hello, hello. Ito na po yung ating BTEC cells. So, matetest na po natin siya. So, ayan. Ito po ay 100 pieces. Ang medyo problema lang sa BTEC cells ay medyo mahirap umorder kasi wala sila sa Lazada or Shopee. Shipping nito, medyo napamahal pa ako. Halos 1,600 ata yung binayaran ko. Buksan lang po natin para makita na natin. May nakalagay dito, 6,175 to 6,200 milliamp hour yung capacity ng BTEC cell. So, hindi siya yung katulad ng mga binibili natin usually na 6,000 milliamp hour. So, ito, mas mataas talaga yung claimed capacity nila. Ayan po. BTEC 2021 yung date of manufacture. Tingnan natin yung loob. Makita natin kung ano ba itsura ng BTEC kapag binalatan. So, ayan po yung nakaprint sa mismong cell. Kung sino man sa inyo marunong mag-decode niyan, palagay na lang po sa comments below. Makita nyo, iba yung mismong casing niya, merong marka dito. Sa mga lahat ng nabalatan ko, wala akong nakita ang gantong may marka sa mismong cell. Siyempre, malinis, walang blade marks. Bukas pa tayong isa. Tingnan pa natin. Mayroon talaga siyang ganun. Check natin yung internal resistance. Wow, 5.8 pa. Isa sa mga pinakamababang internal resistance na na-test natin. 5.8, kadalasan 6 nakukuha natin. See, 5.8 at 3.2 yung mga voltages. 5.9. Nga ulit. Oh, so 5 to 7 milliohm nga yung nakalagay dito. So maganda naman yung internal resistance sa mga cells natin. Brand new talaga. So ayan, itest na po natin yung capacity para makita natin kung 6,175 ba up to 6,200 yung capacity. Medyo matatagalan tayo. Marami-rami tayong gagawing capacity testings na iba-iba yung discharge rate para makita natin. At i-compare natin siya sa mga previous cells natin. Kung eto bang mga previous cells natin ay kaya din ba yung kaya ng BTEC. So ayan po, papakita ko na lang po yung results kapag natapos na. See you in a few days. Probably a week. Ayan po, natapos na rin natin yung pagkatagal-tagal natin capacity testing. So, papakita ko na po yung results. Una pong test na ginawa natin ay 0.2C or 1.2 amps na discharge rate. So, para makita lang natin yung totoong capacity niya. Ang nakalagay sa box ay 6,175 to 6,200 milliamp hour. Pero ang nakuha natin ay ito. Ayan. Yung unang cell na tinest natin, 6,302. Yung sumunod, 6,180 naman. At yung pangatlo, 6,232. So yung tatlong cells na tinest natin ay sumobra pa sa 6,175 na claimed capacity ng cells. Makikita rin natin na halos pareho naman yung
curve nila. Magkakasabay lang yung pagbaba ng voltage. So, i-compare din natin siya dun sa ibang cells na tinest natin before. Tingnan natin. Load natin. O, eto. So, niload natin yung power central na flathead. Yun yung eto. So, na yun. Eto. Yung flathead from power central. Tinest natin siya at 0.2C or 1.2 amps din. Pati yung mga from power central din na screw head na halos pare-pareho lang naman sila nung ibang cells like from iSky at sa All DIY, halos pare-pareho lang sila. Kaya yung power central na screw na ang niload ko dito para hindi maging makalat. Kasi makikita nyo naman, pare-pareho lang yung graph. Sa capacity lang talaga sila nagkakaiba. At yung capacity nga talaga ang nangunguna. Makikita nyo, itong blue, yung VTEC. Tapos, niload din natin itong cyan na color. Ito. Makikita nyo, brand new yan from All DIY na nabili ko pa before, way before. Ito yun. Itong cell na to. So, makikita nyo, halos kapareho siya ng VTEC na ganun din. Kasi maganda yung capacity din nung nakuha natin na cell na to. Ito. Yan. Ito yung from All DIY. So, ayan po. From, sa testing natin ng 0.2C na discharge rate, halos pareho lang sila ng voltage drop. Makikita nyo yung average voltage dito. Nasa 3.2 silang lahat. Ito. Now, i-compare na natin. I-test na natin sila sa mas mataas na discharge rate. So, ito. 6. Sa 1C na or 6 amps. Dito, makikita nyo na yung pagkakaiba. Makikita nyo dito yung orange. Itong orange na to, ito po ay yung power central na flathead. Ito. Ito ay brand new din. Brand new siya, pero nung tinest natin, super taas ng internal resistance. Nasa 15 to 14 milliohms, which is doble ng normal na internal resistance ng mga cells na dapat ay nasa 5 to 7 milliohms lang. Pero ito, doble. So makikita nyo dito, nagmamanifest na yan. Yung voltage drop nya, ayan, mas mataas na kaysa sa ibang cells natin. Makikita nyo yung average voltage, siya ang may pinakamababa. Itong power central, 3.06. Yung ating VTEC, ayan, siya ang pinakamataas, 3.14 volts. Makikita nyo yung chart natin, ayan, yung graph. Yung VTEC talaga ang pinakamataas at pinakamas straight yung voltage. So, mas kaya niyang isustain yung voltage at 1C or 6 amps hanggang sa malobat siya. Etong iba, medyo mas mabilis yung pagbaba ng voltage. Like yung power central tsaka yung iSky. So, pare-pareho. Halos, etong power central na screw, use cells din yan. Ito yun. Ito. Tsaka yung iSky. Yan yung mga cells na nung binalatan natin, may ayan, may blade marks. Kasama rin siya nung sa All DIY din na hindi rin brand nyo, may blade marks din. So, hindi ko na niload lahat yung mga discharge curve nila kasi kapareho lang siya talaga nitong mga power central tsaka iSky. Yung mga ibang used cells na nabili na natin before, pare-pareho lang. So, makikita lang naman natin talaga dito yung power central na flathead na mataas ang internal resistance. Yun, siya yung may pinakamababang average voltage. At yung ating VTEC nga, ayan, talagang brand new talaga yung kanyang discharge curve kasi mataas yung voltage. Ayan. Now, meron din tayong mga nabiling mga brand new na cells. Eto, wait. Oh, eto. Niload din natin yung discharge curve nila. Yung brand new, yun nga, yung pinakita ko kanina sa inyo, eto, yung from All DIY. Tapos,
yung from MTGP sa Shopee. Ayan, kay Mark Terry, kay Mr. Olay. So brand new din to na cell. Ito makikita nyo, niload natin. Tsaka yung kay Washop, WA Shop, from Shopee din ata yan. Brand new din, makikita nyo, halos magkakalapit sila sa Bitech Cells. Kasi nga, brand new siya. At niload din natin yung power central ulit para makita nyo lang talaga yung difference na mataas ang internal resistance. Ayan, super baba ng kanyang voltage. Siya yung may pinakamababa. Yung mga brand new na cells natin, nasa 3.1 ang average voltage. Yung power central, ito pinakamababa. Siya rin na may pinakamababang capacity. Pero sa lahat, nangunguna pa rin talaga yung ating Bitech. So yan yung sa 6 amps na discharge rate. So tinest din natin yung medyo mas mataas na. Kasi sa data sheet, ang max discharge rate ng Bitech ay nasa 18 amps pala, hindi 16 amps. Pero nung nagtest ako, 16 amp ang nagamit ko, nagkamali ako. Pero okay lang yan kasi 16, kulang lang naman tayo ng 2 amps. Tsaka yung 16 amps, mataas na talaga yan na amps para sa isang cell lang. Pero eto, makikita pa rin natin yung difference. And yung orange ulit, makikita nyo. Yung power central na flathead, nasa baba na siya. Kitang-kita ang layo na ng agwat niya sa ibang cells. Etong mga cells na ito, itong green, yung power central, use na cells yan. Etong green, tsaka yung gray, ito. Yan, line na yan. Ito yung mga huling binili natin, yung power central at sa iSky. Now, meron din tayong niload dito na purple. Ito yung from Dagupan Solar Power. Ito yung used cell din to, or old stock. Pero matagal ko na itong binili. Tinest din natin at 16 amps. At mas maganda yung kanyang performance kaysa sa mga used cells natin ngayon. Makikita nyo mas mataas yung kanyang average volt, 2.98. Pati yung etong yellow na line kay Rich B sa Dagupan din yan. Medyo mataas pa rin yung capacity na nakuha natin at 16 amps. So used cell din yan, pero makikita nyo, mas mababa yung voltage niya kaysa sa Bitech natin. Yung Bitech talaga natin, laging nasa taas yan at laging na nahuhuli kasi siya ang may pinakamaraming capacity, siya ang may pinakamababang voltage drop. Ayan, yung average volt niya, siya yung may pinakamataas, 3.01. Ang sumusunod sa kanya, eto, yung kay All DIY na brand nyo din, yun. Yung lagi kong pinapakita, eto. So, laging siya yung sumusunod sa kanya. Eto yung magandang cell na try natin. Siguro mga nasa second place to ng Bitech, after ng Bitech. So, ayan, eto siya, etong Cyan. So, makikita nyo halos kasunod niya lang yung Bitech. So, at yun na nga, yung ating power central na flathead, hindi talaga maganda. Bali, tinest ko din pala yung temperature. I mean, minonitor ko yung temperature habang nagdi-discharge tayo ng 16 amps. Makikita natin dito yung Bitech natin, 54 degrees. Ang pinakamataas na nakuha natin yung sa flathead. As always, mataas ang internal resistance, mas madaling uminit. So, ayan. Umabot na siya ng 61.8 degrees Celsius. So, ibig sabihin, malamang hindi niya kaya yung 3C na discharge rate. Dahil ang maximum na safe temperature ng mga live PO4 cells para hindi sila mabilis na mag-degrade ay 60 degrees Celsius. Eto, 61 degrees na. So, mainit na yan. Yun pong 54 degrees, medyo mainit na nga rin po yun sa kamay. Hindi mo na mahahawakan yung cell ng more than 5 seconds kasi medyo nakakapaso na po yun at 55 degrees Celsius. Eto, 61 degrees nung tinest natin. Super init na niya. Siguro kung ako i-rate ko to hanggang 1.5C lang para safe yung cell. Pero yung Bitech, ayan, 54 degrees lang. Yung mga ibang cells natin, ganun din, 54, 55. At yung pinakamataas natin na isa ay 56, yung iSky na
upgrade. You sell din yun na, yun nga, yung may mga blade marks. So makikita natin na the best talaga yung Vitek cells natin kasi siya may pinakamababang temperature at siya yung may pinakamataas na capacity. Ayan po. At syempre, hindi ako matatahimik kung hindi ko itetest yung totoong 18 amps na 3C or 18 amps na discharge rate ng Vitek. So, tinest ko yung isang cell ulit at ikinumpare ko siya sa 16 amps before. At yun nga, yung temperature niya tumaas lang ng konti, 0.8 degrees Celsius lang. Before na 54.1 degrees Celsius. So, kayang-kaya niya pa rin talaga yung 3C na discharge rate. Tapos yung capacity hindi naman nabawasan na sobra. Tingnan nyo, konti lang. Konti lang yung nabawas. Negligible na yan. Pero kung ako ang tatanungin, at 3C medyo 54 degrees na, medyo mainit na nga yung, di ba sabi ko? Medyo hindi ako komportable kung i-discharge mo siya ng 3C. Sa pag nag-build naman tayo ng mga batteries, kunyari 100 amp hour na battery bank, tapos i-prepare mo yan ng 1000 watt na inverter, yun, less than 1C lang naman lagi ang magagamit mo sa pag dinidischarge mo yung battery mo kung nag-build ka ng 100 amp hour. So safe na safe. Kung tataasan mo pa yung capacity ng battery bank mo, mas bababa pa yung discharge rate mo. So, ayun po. Bali, tinest ko rin pala. Sinycle natin ng pagkatagal-tagal. Inabot ako ng 164 hours. Ganyang katagal ko tinest para lang makita ko kung yung voltage ay yung capacity fade ng Vitek cells natin. Pero dahil brand new siya, eto, dahil brand new, ay hindi natin makikita talaga yung capacity fade niya. Kasi nga, kapag brand new yung mga cells, ay mas mabilis yung pagbagsak ng capacity sa mga first few cycles. Like, dito sa graph na to, makikita nyo, mas steep yung curve niya sa una. Tapos, pagkatapos yan, medyo dahan-dahan na yung pagbagsak ng capacity every time na sinacycle mo yung cells. So, kung i-compare natin siya dun sa ating isa pang brand new din, yung power central na huli nating tinest, tingnan nyo, halos pareho sila ng curve. Tapos yung kanyang average capacity fade, well, mas mababa yung average capacity fade ng ating Vitek. 0.004 ang power central. Yung Vitek natin, ito, 0.003. Tapos yung capacity difference after nating i-cycle, mas mataas yung sa power central na flathead versus dun sa ating Vitek, 0.09 lang after 26 cycles, yun yung nawala sa kanyang capacity. Dahil brand new, hindi natin ma-estimate yung capacity, pero dahil dun sa mga test natin, halos lahat ng mga claimed naman nila na specifications ng cell ay pasok naman. So, masasabi natin na totoo yung nakalagay sa datasheet ng Vitek. And kapag tinignan natin yung datasheet, ayan, yung total cycles niya at 0.2C ay aabot siya ng more than 6,300 cycles. So, matagal-tagal naman po yan. At kung 1C naman, ang discharge rate mo, more than 2,000 cycles. So, kung malaki-laki yung power bank mo, malamang hindi ka aabot ng 1C. So, magtatagal talaga yung Vitek mo. At yung nandyan pa sa datasheet, 100% DOD yung nakalagay dyan. So, kung hindi mo laging iwa 100% DOD or depth of discharge, mas mataas pa talaga yung makukuha nating total cycles sa cells. Nakita naman natin sa mga graph natin na nangunguna talaga yung Vitek. So, sa lahat ng mga cells na na-test natin before, Vitek talaga yung pinakamaganda. So, totoo na maganda yung Vitek. Ang sumusunod sa kanya ay ito, yung sa all DIY. Ngayon na curious ako. Etong mga cells kasi na to, hindi natin nabuksan to. Hindi natin nabalatan. So, ngayon, babalatan ko. Titingnan natin kung may similarities ba siya. Kasi nung binuksan natin yung ating mga Vitek,
Makikita nyo yung pagka-manufacture ng cell, may line dito. Sa lahat ng cell na binuksan natin, walang ganito. So yung BTEC lang talaga ang ganito. And dun nga sa testing natin na huli, etong cell na to ang pinakamalapit sa kanya. Tingnan natin kung may similarities ba siya. See? Pareho. Nasaan na yung ating BTEC? Ito. Tignan nyo. Although iba yung mga nakalagay na marking sa cell, pero yung pagkaka-manufacture, tingnan nyo, halos may line din siya. Ang nakalagay sa label ng ating cell, ito. Wala talagang brand name na nakalagay. Matanong ko nga si All DIY kung saan niya nabili yung cell na ganito before. Kasi, tingnan nyo, mukhang kapareho siya nung BTEC cells. And dun nga sa capacity testing natin, siya lang yung talagang close sa results ng BTEC cells. Hindi ko rin nabuksan yung ibang mga cells natin before. Like eto. Ito yung kay sa Shopee. Smart Terry. Balatan din natin, tingnan natin yun. Loob kung ganun din ba. Kasi isa rin siya sa malapit ang results sa kanya. Oh! Ganun din. So kung tignan nyo kasi yung mga old stock na mga cells. Ayan, ganito ang itsura nila. Walang line. Yung mga magagandang cells na na-test natin, may line. Ewan ko kung pwede nyong gawing basihan yun. Na pag binalat, pag bumili kayo ng cell, balatan nyo. Pag nakita nyo ganito yung casing ng battery nyo, malamang magandang battery yan. So ayun po, nakita natin yung similarities ng mga cells na magaganda. Nakita kasi natin dito sa chart natin, ito, sila lang yung malapit talaga. I don't think na coincidence ang yun. I think sa isang factory lang sila ginawa, ewan ko ha. Or yung way ng kanilang pagkaka-manufacture ay pareho. Kasi yung cell casing ay pareho. Unlike dun sa mga lumang, mga old stock cells natin. So baka yung mga brand new cells natin na, mga brand new cells natin ngayon ay iba na yung pagkakagawa nila. So ayun po. So, conclusion natin, yung BTEC cells ay totoong brand new, totoong maganda, high capacity. Sa lahat ng cells na na-test natin, siya yung pinakamaganda. At yun nga, yung nakalagay sa data sheet niya ay na-hit niya naman. Nakalagay din sa data sheet niya ay kaya niyang 10C or 60 amps for 3 seconds. So, kung maganda yun, kung gusto mong gumawa ng battery para sa iyong sasakyan, kayang-kaya ng BTEC cells yan. Yun lang, sana ay mag-open sila ng store sa Lazada or sa Shopee para mas madaling mabili yung cells na ganito. So ayan po, kita-kita na lang po tayo sa susunod nating video. Don't forget to like and subscribe at bye!